Good evening, everyone. It's quite my first time to give a reflection for married couples. Quite first ika nga, kasi malamang throughout my life, I have been helping my parents reflect on the Word of God. At yun nga, it's not quite easy though, because as a child, have thought of his parents as his teachers. There will come a time na maiintindihan ng bawat isa that you are all standing in one plane. We are all standing on the same level. Tila magkaibigan na tayo ng mga anak natin, pero hindi pa rin maitatanggi na kayo'y mga magulang at kami mga anak. Wala po akong maipagmamalaki sa inyo. Hindi gaya ninyo na maipagmamalaki ang mga magaganda ninyong mga misis. Mas lalo namang wala akong maipagmamalaki na gwapong mister, diba? Pero, yun nga, kidding aside, I grew up with my parents who are civilly married. Hindi pa po sila kinakasal sa simbahan. But though they are civilly married, I do wish that they are happily married as well. At, yun nga, hindi nga po ganun ka-credible na magsalita sa harap ng mga pamilyadong Kristiyano o kasal sa simbahan. Pero ako'y inatasang magbigay ng reflection ngayon. But let us begin with a question, ano nga ba ang may pagmamalaki natin sa buhay? Marami tayong may pagmamalaki. It's just a matter of how much we appreciate these, no matter how big or small they are. Pero yun nga, tingnan nyo ang mga sarili ninyo. Diba? Whether sa salamin o... Tingnan nyo mga sarili ninyo. Hindi ba ninyo maipagmamalaki yan? Tingnan nyo ngayon ang mga katabi ninyo, ang mga asawa ninyo. O pag-isipan ninyo, maipagmamalaki nyo ba yan? Diba? I have no idea how husbands and wives truly reminisce all the firsts in their lives. Lahat ng mga firsts. Mga first nilang titigan, yung love at first sight, mga first na ngitian, first lapitan kung sino man ang unang lumapit, first kwentuhan, first aminan, first dates, first dance, diba? First time na inayang sumayaw, first kiss, first sweet yes. Yung first time that you were able to say, finally, that for richer or for poorer, in sickness and in health, till death do us part, mamahalin kita habang ako'y nabubuhay. Mga bagay na may pagmamalaki natin, hindi po ba? Ngunit madalas nating kaligtaan ang mga ito kapag dumating na ang mga unang pagkakamali, unang beses na ginabi ng uwi, unang beses na inumaga ng uwi, unang beses na makitang may kausap na babae o kausap na ibang babae, to be specific. Unang beses na makitang may kakwentuhang kabarkadang lalaki, unang beses na mahuling may dinadaan ng ibang bahay, yun pala Grab driver na si Mister or nagde-deliver na ng Lazada, kaya pala may ibang bahay na nadinadalaw. And all these things make us forget the sweet moments that couples used to say to each other that, I hope you don't mind, I hope you don't mind, how I put down in words, how wonderful life is, now you're in the world. Naks. Oh, ngayon lang po ako naglalakas loob na kumanta kasi tayo-tayo lang naman dito. Nasaan na ang pagmamalaki? Nasaan na ang pagmamahalan na nais kainggitan ng iba? Nasaan na ang mga pinagmamalaki nating tamis ng ngiti? Nabulok na ba? Nabulok na ba ang ngiti o yung ngipin? Ang mga twinkling and beautiful eyes, siguro may katarata na din. Nasaan na nga ba ang may pagmamalaki kung minamaliit ng mag-asawa ang bawat isa? Minamaliit nila ang isa't isa. And this is very significant for us to remember, my dear sisters and brothers. The second account of creation
says it best, because God saw in this story, in Genesis, that God saw that Adam was lonely. Walang hayop, walang material bagay, no animal was suitable for him. And so, he put Adam into a deep sleep. Kumbaga, hindi lang tulog na mahimbing, halos yung walang kamalayan. And during that time, kinuha ng Panginoon sa tadyang ang isang laman at bumuo, lumikha ng babae. Minsan isipin natin, bakit kaya sa tagiliran ni Adan? Bakit kaya sa tagiliran ni Adan hinubog si Eva? Yun ay sa kadahilan ng pag dito sa ulo or dun nga sa skull, posibleng ang babae titingnan niyang napakataas niya kumpara dun sa lalaki. Pag kinuha naman siya sa talampakan, ang lalaki ang magiging mapagmataas. Magagawa niyang tapak-tapakan lang ang babae. Ngunit ang Panginoon, God in His wisdom, kinuha niya mula sa tadyang ang babae at nilikha na maging karamay ng lalaki sa mundong ito. For them to be fruitful and multiply, to subdue the earth and fill it. May katulong, may katuwang siya sa buhay. Kaya nga po ang kasal ay tinatawag din nating pag-iisang dibdib. Ganito rin kamahal ni Kristo ang simbahan. Lalo nang siya ay namatay, ipinako sa krus, nang siya ay patay na, sinigarado ng mga sundalo na may dugong tatagas. Kaya ang simbahan po ay nagmula rin sa tagiliran ni Jesus. Because isn't the church the bride of Christ? At yun ang gusto ng Diyos na mag-reflect sa pagmamahalan ng mag-asawa. Na handa silang magtulungan. Diba nga? For richer or for poorer, till death do us part. The second letter of St. Paul to the Corinthians tells us that God's grace is sufficient for us. For God's power is made perfect in our weakness. Wala naman tayong ibang maipagmamalaki, mga kapatid. Lahat tayo ay may kanikanyang kahinaan. Lahat tayo ay may kanikanyang kapintasan. Lahat yan, kahit yung mga asawa po ninyo, darating at darating ang panahon na tatanungin ninyo sa mga sarili ninyo na bakit sa dinami-dami ng mga manliligaw ko, ito ang napili ko. Bakit sa dinami-rami ng mga babaeng pwede ko ligawan, ito ang napili ko na makasama hanggang sa aking kamatayan. Sabi nga ng isang kanta, got to believe in magic, tell me how do people find each other in a world that's full of strangers. It is always a matter of accepting the weakness of each other, that your marriage will be a love story between you and God. It is the acceptance of each other's weaknesses that will make you reminisce the day that you are facing the altar, committing yourselves to one another. It is accepting each other's weaknesses that will help you see the power of Christ dwelling in your homes. Besides, my dear sisters and brothers, isn't love in marriage not meant for perfect people, but it is meant for two forgiving individuals? Again, marriage is not meant for two perfect people, but for two forgiving individuals. At ang pagpapatawad ay pagtatanggap ng kahinaan ng isa't isa. Dahil malakas lang ang bawat isa sa atin kapag ang grasya ni Kristo ang humahawak sa atin. Amen. God bless us all.
And we may we all have a fruitful life this 2021. God loves you, dear sisters and brothers. May your marriage be an example to every Christian who would look up to you. Amen.